What's up, mga Karepa Birds? So, ngayon, i-update ko ulit kayo tungkol dun sa ating mga pisang inakay. So, marami na sila, guys. Papakita ko yung video. So, then, papalitan din natin ng nesting materials or yung kusot para yung mga lumang kusot na mayroong mga poop or ipot. Tapos, may mga laglag na mga feeds. So, papalitan natin yun kasi basang-basa na yung kusot. So, kailangan fresh ulit para yung mga dumi nung ating mga bagong pisang inakay, didikit dun sa mga bagong kusot. So, sisip-sipin niya yun. So, para hindi madelay yung pagtubo ng mga balahibo or hindi magkasakit yung ating mga bagong pisang inakay. Pero, bago ang lahat, so, bago tayo mag-proceedon, so, shoutout muna sa mga taon to. So, unahin yung ating shoutout. So, salamat sa inyo. Ayan, mag-post ko na lang dyan. Kayo yung bumubuo ng channel na to. So, salamat sa inyo. So, palakihin pa natin to yung channel natin. So, madaming subscriber. So, mas maganda. Mas marami tayong matuturuan. Or mag-share natin yung ating kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. So, may papasa natin yun. So, ito mo tunay sila magparami ng alaga ng ibon. So, yun guys. Salamat sa inyo. So, pagsita tayo. So, ito yung video guys. Let's go! Bale, yun yung ating pair ng kakatail na breeder. So, nakain sila ngayon kasi magsusubo yan dun sa mga pisang inakay. So, kailangan natin pakainin ng marami. So, ngayon guys, bali lima na yung napisa. So, ililipat ko na or papalitan ko yung nesting material. So, ayan guys. So, ayan yung iba. So, ito yung dalawa. Ayan. So, ililipat ko muna sila. So, dito magpapalit tayo ng kusot. Ginagawa ko yon para yung inakay. So, hindi siya ganun kadumi. Ayan. Para yung development ng balahibo habang lumalaki sila. So, malinis at maganda. Kasi pag hindi po pinalitan yung nesting materials, so, dudumi yung inakay. Minsan, hindi tumutubo yung balahibo. So, ayan guys. So, kuhain natin yung iba. So, lima nga yung napisa. So, ito yung isang itlog na hindi napisa. Ayan. So, nabugok na siya. So, ito pa yung iba. So, ito yung pinakahuling napisa. So, ito yung lima. Ayan. Maliit siya. So, doon din, syempre, sama rin natin yung dyan. So, ayan, guys. So, isa pa. Ayan. So, tatlo na yung malalaki. Ayan. So, ayan, guys. So, ito yung pinakaunang napisa. So, ito yung una. Then, next to. Tapos ito. Then, ito. Tapos itong uli. So, yun nga. Sayang kasi hindi napisa isa. Pero, sa clutch, okay na to. Compare dun sa una nating pair. Unang first clutch nila. So, dalawa lang yung napisa. So, ngayon, 5 out of 6. So, okay na yun. Yep. Magandang epekto yun. So, ayan yung mga inakay. So, yun. Kaya mabilis tumaki yung mga inakay. So, may chick booster. So, yun yung pinapakain natin. So, lilinisin ko muna, guys. So, guys, bali yun na yung tinanggal natin. So, malinis na yung nest box. So, ito yung papalit natin ngayon. So, ito yung mga inakay. Ayan. So, lagyan na natin, guys. So, guys, madali lang naman yan. So, ayan, pag nalinis nyo na ng ganyan. Ayan. So, hindi naman kailangan linis na linis kasi importante yung amoy ng nest box kasi yun yung familiarity ng ibon, ng ating parents ng inakay. Para malaman niya na yung pa rin yung nest box na ginamit nyo nung napisa yung
inyong mga inakay. So ayan. So ang kailangan lang talaga natin gawin para doon lang bedding yung ating mga inakay. Ayan, para masisipsip uli yung mga dumi or yung mga natirang mga sinubo sa ating mga inakay. So ayan. Ayan guys. So okay na. So ngayon ibabalik na natin yung inakay. So ayan yung bedding. So ito yung unang-unang napisa. So malaki na. Ayan. So pwede na siyang i-handfeed. So actually mayroon ng gustong mag-handfeed nito. So ayan nga, sabi ko nga bibidyoan ko muna. So ito kasi malaki na siya eh. So sakto na siya for hand feeding. So lagyan na natin. Ayan. So ito yung pangalawa. So ito mga 3 days. So ganun na rin kalaki yan. So ayan. So ito yung pangapat. Sorry, pangatlo. Sabihin na natin, parehas na mamaliit. So, ayun. Andiyan na yung limang inakay, guys. Ayan. So, ito yung parents. So, ayan, nakabang na kasi magpapakain na sila. So, antay natin. So, ayan, guys. So, bali, actually, hindi kagad papasok yan. Kasi, yun nga, nilinis natin yung nest box. Pero makikita nila yung kanya ng mga inakay. So papasok pa rin yan para magsubo. So try na natin ibaba. Ayan, para maka-adjust sila. Ayan. So ayan yung pair. So ayan na, papasok na yung sack. So yung iba hindi naman nagpapalit ng ano. Yung ibang mga breeder ay nag-aalaga ng ibon ng kakatay. So yung iba hindi naman pinapalitan yung siguro depende na lang sa nag-aalaga. Ang sa akin kasi gusto ko talaga malinis lagi yung inakay. So hindi na kailangan linisin pa lang. Pero may mga pair naman na talagang malinis sa inakay. So tinatanggal nila yung mga sobrang feeds na sinubo. So maya nilang nililinis yun. Ayan, so pumasok na yung cup. So ayun naman yung ating bagong pair, si Pinoy, saka yung pastel na kakabay, pastelotino. So hanggang ngayon nangingilag pa rin siya since sa kanyang papares. Kasi niya hand feed siya, so hindi niya sanay. So bali guys, nasa loob na yung cup. So, tingin ka nagsusubo na yun sa kanyang mga inakay. Bala itong hen, so, nag-attempt siya na pumasok na. So, maya, dalawa naman kasi yan napasok sa loob. Kaya mabilis lumalaki yung inakay kasi dalawa sila nagsusubo. Ayan. So, papasok na rin siya. So, good sign yun na pag-ampair nyo, both cock and hen nagsusubo. Same din sila naglilimlim. So palitan sila. Meron kasi mga pair ng kakatil or ibang ibon na hen lang yung naglilimlim. So yung cock, ang purpose niya naman siya lang yung kakain tapos isusubo rin sa hen or kaya sa inakay. Minsan may ganung pair na hindi na halos nalabas yung hen, naglilimlim lang siya. Then yung cock naman yung nagsusubo sa kanya para pakainin. So ayun guys, so nakita nyo na nga. So ayun yung ating kakatail. So ang dami ng napisa guys, so 5. So sa 6 na itlog, so 5 yung napisa. So
napakaganda na, napakagandang balita na. Although fertile naman yung isang itlog, so kung makikita nyo nga yung isang inakay, napakaliit na. So huling-huli na talaga siyang napisa. Siguro, yung apat kasi sinusubukan na masyado ng malaki compare dun sa pang lima, so napakaliit pa. So pero blessed pa rin tayo kasi napisa nga ito. So yun, prepare na uli sila for next class. Habang lumalaki yung inakay, so nagsusubo, so nagpe-prepare na rin yan for next breeding naman nila ulit. So yun yung ating dalawa na pinagpares. So sa previous videos natin, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagpapares kasi naiilang pa tong si Pinoy, ating hunting, yung dati nating hunting. So yung attitude niya hindi niya pa ma-adapt masyado. So yun guys, so bali nandito na lang yung ating video. So may mga katanungan, so mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Then re-replyan ko po kayo sa may mga pwede pang i-share about sa pag-breed ng ibon, especially our cockatail or parakeet, finches, and Indian ringneck. So welcome po kayo sa channel na to. Sa mga gusto mong matuto, ayan, may mga advice and tips tayo about sa pag-iibon, how to breed, ayan. Nandiyan lahat ng video, so check nyo na lang po. So yun, so hanggang dito na lang guys yung video natin. So let's go, rock and roll!